Okay, first is to prepare the nail tip and of course yung ating liner pen or liner brush para sa design. And yung ating nail tip, kinulayan ko na po yan. Nag-coat na po ako ng 2 layers of white gel polish. And kumuha po ako ng yan, yung black gel polish para po sa ating design. And of course, our glue gel. Gagamitin natin siya as blooming gel. And of course, pag may blooming gel, ang design natin is marble. We're going to make marble design using the glue gel and of course yan, yung black gel polish. Let's just apply it thinly and evenly. Then, gamitin natin yung liner brush natin. Ayan. Pahit-pahit para malagyan lahat yung brush niya. Then, ayan. Pili lang kayo ng part dyan kung ano yung lalagyan nyo ng line. Konting ginig-ginig para magkaroon ng buntot. Char. Hindi pala buntot tawag dyan. Ayan. Kayo na pong bahala kung saan kayo part maglalagay niyang mga design na yan. Yan. Line lang. And then yan. Makikita niyo po ba? Unti-unti siyang nagbe-bloom. Then yung mga part na yan, mag-add lang tayo ng details pa. Para hindi masyadong boring yung ating marble. Ayan, lagay pa doon. And sa mga spaces na tingin nyo po ay kailangan pa ng design, lagyan din po natin. Ganda, bilis mag-bloom. When I say bloom, I mean mag-diffuse ng kulay. Ayan. Nag-diffuse na siya agad. Tapos mag-add lang ulit ako. Kasi sa sobrang nipis, yung iba nawala na. Nag-spread na siya. So, lagay pa ulit tayo. Yan. Parang mga thin line lang. Parang mga hairline lang. Ganyan siya kanipis. Para maganda pong tignan. Mas mukhang totoo. Yan, after nyan, pinunasan ko po yung ating ginamit na black gel polish. Kasi, i-UV lamp na po natin yung design natin. Ayan po yung result ng unang layer po natin. Yan, cure sa lamp. Tada! Yan na yung result. Pero syempre, hindi pa tapos yan. Lalagyan pa natin siya ng detailed line. Black again. Para lang mas makita yung mga mas matingkad na linya. Dodoblehin lang natin. Sorry, mali yung focus. Medyo malabo na yung kuha ko dyan. Yan. Makikita naman po natin mamaya yung kanyang output. Yan. Dagdagan lang natin yung mga lines na manipis masyado. Pero wag po natin sobrahan. Manipis pa rin po yung lines. Yan. Dagdagan ko lang siya ng black. And line again. Oops. Out of focus na naman. Nanginginig pa. Ayan. Dagdagin ulit sa taas. And after that, baba naman.
Oops, medyo makapalagay. Bawasan natin. And kagandahan sa gel polish, pag ginagamit natin pang art, pwede pa natin burahin kapag katulad yan, may mga sobra. Pag masyadong matingkad po yun, pagkakalagay natin, pwede natin bawasan. And then, cure again natin sa ating lamp for kahit 30 seconds kasi thin layer lang naman. Ayan, ito na siya. Another line po tayo. Konting accent po, lagyan natin ng silver glitter. Yung part din po ng may mga visible or matingkad na line. Pero hindi po lahat. Pang accent lang po natin para may konting shimmer po yung ano, marble design natin. Konti lang. Ganyan, UV natin ulit. And habang nag-UV tayo, kumuha ko ng nail pad, then cleanser. Linisin na po natin yung brush natin agad-agad para hindi po tumigas po yung brush natin. Yan. Linis-linis. Then yan, pwede natin ibalik sa kanyang lungga. Ayan na. And the result is this. Wow. Lagyan na natin ng top coat. May napansin po ba kayo? May nakalimutan ako. Nakita niyo ba kung ano yung nakalimutan ko? Ayan ang nakalimutan ko. Look at it. Yung silver. Yung silver gel polish. Natuyo siya kanina kasi pinasok ko dun sa UV lamp nang hindi ko pa pinupunasan. Yun na, nigas na. But, pwede nating tanggalin yun mamaya ng remover. Ganyan, UV natin ulit para matuyo yung ating top coat. And that's the result. Ganyan. Ganyan, ang result ng ating marble design using the multi-purpose glue gel of JL Essentials. Diba? Napaka multi-purpose niya. Hindi masyadong perfect.